Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C. T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na? Ginugunita po natin ngayong Oktubre 16 ang World Food Day. Ngayong 2024, ang tema ng World Food Day ay Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Ayon po sa Universal Declaration of Human Rights, isa sa mga pangunahing karapatang pantao ang pagkain. Pero sinabi naman ng Food and Agriculture Organization ng UN na may mga taong nagugutom pa sa kabila ng sapat na pagkain na poproduce ng mga magsasaka at mangingisda abay sa buong mundo. Anong say mo dyan? Masasabi pa talaga nating nakakamit ang lahat ang karapatan sa pagkain. Matatandaan itong Agosto ay napatikos ang kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA na si Secretary Arsenio Balisacan dahil nga sa komentong kailangan lamang ng 64 pesos upang makakain ng 3 beses sa isang araw ang isang ordinaryong Pilipino. Hello! Maraming bumatikos dahil hindi raw makatotohanan ang halagang ito. Napakalayo raw sa realidad ng gutom na nararanasan lalo na ng mga dukha. Ayon sa survey ng Social Weather Stations o SWS, 17.6% ng mga Pilipino ang nakakaranas ng gutom noong second quarter ng 2024. Mas mataas ito sa 14.2% na naitala noong Marso. At umakyat pa sa 15.9% involuntary hunger average sa unang 6 na buwan ng 2024, ang pinagmataas na hunger average mula 2020 o noong kasagsagan ng pandemya. Ang involuntary hunger, kapanalig, ay tumutukoy sa karanasan ng gutom o kawalan ng akses sa pagkain isang beses sa 3 buwan. Sa datos naman ng Global Hunger Index noong taong 2023, ang Pilipinas po ay pang-66 sa 125 bansa na kung pag-uusapan ang kagutuman. Sa score ng Pilipinas na 14.8%, may tuturing na moderate ang tindi na mga epekto ng gutom at kawalan ng pagkain. Ayon sa pag-aaral na ito, kapanalig, isa sa bawat 3 Pilipino ang undernourished. Isa sa bawat 6 na bata naman ang kulang sa kanilang timbang, tangkad, dahil sa hindi sapat na nutrisyon. Isa sa bawat 3 batang Pilipino na 5 taon gulang pababa ang namamatay dahil nga sa gutom. Sinasailalim ng mga datos na ito, kapanalig, ang malubhang problema ng gutom at malnutrisyon. Pero hindi na lamang ito suliraning pangmaterial. Problemang spiritual din po ito, sa totoo lang. Kinikilala sa pandipo ng tulo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching na ang pagkain ay mahalaga upang ang tao ay mabuhay. Ayon kay Pope Benedict XVI, the right to food, like the right to water, has an important place within the pursuit of other rights, beginning with the fundamental right to life. It is therefore necessary to cultivate a public conscience that considers food and access to water as universal rights of all human being. Unquote. Dagdag pa niya, kailangan ng pagtutulungan ng lahat at pakikiisa ng mga maunlad na bansa upang sapat na matugunan ang mga developing countries ang problema nito sa tinatawag nating pagkain. O sa Ingles, food poor. Ngayong World Food Day, hinahamon tayong tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang nagugutom kahit sa maliit na paraan. Kasama sa mga pwede nating gawin ang simpleng pag-ubos ng ating kinakain, ang pagkapalakas ng ating lokal na produksyon upang maging mura ang mga bilihin at pagsuporta ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa ganitong paraan, masisiguro nating ang sapat na pagkain ay aabot sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na ng mahihirap. Kaya kapanalig, ang gutom ng katawan ay gutom din ng kaluluwa. Ang sulunin ito sa pagkain na hindi lamang
pagpapawi sa gutom ng kalamnan, ngunit hihilom din sa pangangailangan ng kaluluwa. Naway makita natin si Jesus sa ating kapwang nagugutom, gaya ng kanyang sinabi sa Mateo 25:35-40. Sapagat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kapanalig, naway makonsyensya tayo, lalong-lalo na ang nasa gobyerno. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.